Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pandikoko recipe na siguradong magugustuhan nyo. Narito ang kumpletong mga sangkap. Five cups all-purpose flour, 2 cups warm liquid milk, 2 tablespoon instant yeast, 1/2 cup vegetable oil, 2 pieces egg white, 1/2 cup white sugar, 1 teaspoon salt, and 1 tablespoon of baking powder. So ang una natin gagawin sa isang malaking mixing bowl ay ilalagay lang natin ang ating warm liquid milk. Kasunod ang ating white sugar at ang ating instant dry active yeast. Paghaluin lang muna natin ito. Saka natin isunod ang ating vegetable oil at ang ating egg whites. Pagkatapos, paghaluin ko lang ito at mag-proceed tayo sa ating dry ingredients. So ang sunod ko na gagawin ay paghaluin ko lang ang ating all-purpose flour, ang ating salt, at ang ating baking powder. So once na nahalo ko ng ating dry ingredients, imimix ko lang ito sa ating wet ingredients gamit ang ating strainer. So ang purpose natin ng pag-sift ng ating flour guys ay para maiwasan natin ang mga buo-buo na flour. So ang next natin na gagawin ay paghaluin lang natin ito gamit ang ating wooden spoon. So ang susunod ko na gagawin, once na nahalo ko na ito ng maigi, tatakpan ko lang ito ng cling wrap at iset aside ng at least 1 hour. So ito ng ating dough guys after ng 1 hour na pagpaalsa.
So, ang susunod ko na gagawin guys ay ininid ko lang ito ng saglit para ma-release lang ang air bubbles. Sa ating working table, maglalagay lang ako ng konting flour. Saka ko ngayon isasalin ang ating dough. Ang procedure na to guys ay kakaiba sa dati nating ginagawa dahil ito ay hindi na natin kailangan masahin ng matagal. So ang susunod ko lang na gagawin ay bibilugin ko lang ito at pagkatapos hatiin. So dito guys, depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong tinapay na gagawin. Once na na-slice na natin ang ating dough, bibilugin ko lang ulit ito. So ang susunod ko na gagawin guys ay maglagay lang ako ng filling sa ating tinapay. So ganito lang kasimple gagawin guys, ipa-flatten lang natin ang ating dough. Pagkatapos lagyan ng filling sa loob at bibilugin ulit. Make sure lang na isi-seal nyo ng maigi ang bawat edges nito para hindi lumabas ang ating palaman. Para sa paggawa ng ating coconut filling guys, combine lang natin ang ating dalawang ingredients. Ang ating dark brown sugar at ang ating grated coconut. Pagkatapos, lutuin lang natin ito sa mahinang apoy. So, ganun lang kadali gawin ng ating coconut filling. Continuous lang natin ang paggawa ng procedure na ito hanggang sa maubos natin ang ating mixture. Once na natapos ko na ito guys, i-rest ko lang ito ng at least 10 minutes. So ngayon guys, papahiran ko lang ito ng egg wash. At this time, dapat preheated ng ating oven sa 180 degrees Celsius. Subutasan ko lang ang ating tinapay gamit ang tinidor. Pagkatapos, lagyan ko lang ng sesame seed sa ibabaw. Ito ay optional lamang. So ito na siya guys, ready na natin itong i-bake. Ngayon ay i-bake ko lang ito ng 15 to 20 minutes. O depende sa init ng inyong oven. So ito na ang ating pandikuko guys, after ng 20 minutes na pag-bake. So after natin palamigin ang ating tinapay, ngayon pwede na natin itong tikman. So ito na ang ating tinapay guys, kung mapapansin nyo, napakalambot nito. Napakasarap nito guys at sigurado na magugustuhan nyo ito lalo na pag bagong luto.
Pwedeng-pwede niyo po itong pagkakitaan upang merienda sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusuporta sa aking channel. So kung ikaw hindi pa nakasubscribe, don't forget to like, comment and subscribe and click the notification button para updated ka sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po sa lahat at God bless!